Mga kaibigan, welcome back. Medyo nalito ko. Ang mahalaga, mabibigyan ko kayo ng mas magandang kuha. May slow muna, may paliwanag pa. Kaibigan, number 54 na teammate ng pambato natin, ang point guard na si Aljan Durham mula po Providence ng NCAA, 23 anyos na may get. Sa pagkakaalam ko, ito ay magpapadrop na rin po ngayong taon. So makakasabay siya ng pambato natin. Medyo may edad na lang talaga kaysa sa pambato natin. Si 23 mahigit na. Ito kaibigan ha, napansin ko dito sa 5-on-5 na scrim nila dito sa TSF na ito. Ito ha mga kaibigan, maganda ang laruan. Unselfish basketball. Yung totoo mga kaibigan, pati itong number 14 na nakateammate ng pambato natin, talagang palagi niyang pinapasahan ang pambato natin. Kaya naman na-dominate ng pambato natin ang paint area. Eto kaibigan ha, ang pambato natin may 3-point shot din po sa game na ito. Pero bago ang lahat kaibigan, ipapaliwanag ko muna. Eto yung bagay na hinahanap ko sa mga teammate ng pambato natin doon sa NBL. Alam nyo po ba para sa akin, nalimitahan ang production ng pambato natin sa Adelaide. Kasi sa feeling ko talaga, maraming pagkakataon na hindi siya nabibigyan ng magagandang pasa. Kaya ang inuuwian, nababawasan ang production ni Kai Sotto. Kasi kung tutuusin, kung babasihan ko yung laro na Kai Sotto, mag-a-average sana siya dapat doon ng 10 to 15 points. Ang inuwian ngayon kaibigan, dahil nalimitahan nga siya, 7 points lang po yung average ng pambato natin sa puntos. Kung agree ka sa akin kaibigan, magkomento ka dyan talaga sa baba at babasahin ko po mamaya. Eto mga kaibigan ha, ang masasabi ko lang sa game ng pambato natin dito ay swabbing swabe at hindi siya madaling mapagod. Sana napansin nyo rin yan. Iba po kasi mga kaibigan, yung maglaro ka ng basketball na nakakatanggap ka ng pasa at hindi. Kapag hindi ka nakakatanggap ng mga pasa, mga kaibigan, lalo't open ka, may stress yung utak at katawan mo, kaibigan, mabilis ka mapapagod kapag hindi ka napapasahan. Pero, kung naglalaro ka ng basketball at ikaw ay palaging napapasahan, nakakascore ka, nagagawa mo yung laro mo, hindi ka masyado mapapagod. Maniwala po kayo sa akin, mga kaibigan, kung naglaro kayo ng liga noon at may nakatimit kayo na hindi kayo pinapasahan, talaga, at ilang beses na kayong patakbo-takbo sa court, mabilis kayo mapapagod, makaka-relate ka talaga, kaibigan, sa mga bagay na sinasabi ko. At eto, kaibigan, ang pambato na rin, nagpakita rin ng kanyang 3-point shots dito. Kasi may nung nagko-komento, may ilan ng babas, kasi walang harang eh, dun sa practice niya, mga kaibigan, na grabe yung shooting niya. Yan, at least kita nyo, sa game na mismo, ginagawa ng pambato na rin. Confident na talaga siyang tumira ng 3-point. Kasi meron naman talaga siya niyan, kaibigan eh. May nakalaban pa siya dito, mga kaibigan, ha? Naka-12 na jersey sa kalabang kupunan na dinakdakan niya while ago. Bali, naka-Lakers na short, kamukha ni Asperen Sengun. Ayoko nga i-assume ha, gusto ko may pruweba. Aalamin ko muna kaibigan kung sino ba yung kamukha ni Asperen Sengun. Yan, number 12 na yan, na naka-Lakers na short. Kaibigan, nakalamang dyan si Kai Sotto. Sino man yan, mga kaibigan, sa palagay ko talaga ay magpapadrop din sigura din. Alamin ko, ipapaliwanag ko at ipapakilala ko sa inyo sa susunod kong videos. Maraming salamat kaibigan sa support sa aking channel at sa ating pambato. And God bless!